Hi guys! So, welcome back to another vlog takeover. So, for today, gagawa tayo ng menudo. So, before we start, papakilala ko muna sa inyo yung mga ingredients na kakailanganin natin para makagawa tayo ng menudo. So, una, kailangan natin ng sibuyas or onions, garlic, pork, hotdog, atay, potato, carrots, bell pepper, raisins, sage, paprika, pepper, dahon ng laurel, minudo afritada mix, tatlong klase ng toyo, then of course yung oil. So yun, first step is magigisa na tayo. So we'll be back. So yan, mag-start na tayo mag-isa. So first step, maglalagay muna tayo ng oil sa ating pan. So yan, since mainit naman na yung pan natin, we can already add our onions. Like what I said before, matagal naman na kayo nanonood ng video si Papi, so alam niyo na kung paano mag-isa. Tapos, alam din natin na dapat inuuna muna natin. Personally, mas inuuna ko yung onions kasi pag garlic yung inuuna natin, mas mabilis siyang matulog. So, before natin i-add yung onions, hintayin muna natin mag-change ng color. Ay, yung garlic pala. Hintayin muna natin mag-change ng color yung ating onions. So, yan. So, from here, pwede na natin i-add yung ating garlic. Katulad ng mga sinabi ko sa dating videos, hindi dapat natusunod yung ating garlic kasi pumapait yung lasa niya. So, dapat kaya huli siya sa pag-isa. Yung temperature ng pan ko ngayon is 600. So, tataas ko ito maya-maya. Ang next naman na ilalagay natin is yung pork. So yan, nakita niyo naman, nag-change na yung color ng ating ginigisa. So we can already add our pork. Sasaluin lang natin to ng mild. Minudo yung isa sa mga nakikita natin yung suot sa mga handaan, sa mga Pilipino na handaan. Pero, pwede rin naman natin siya kainin for lunch, pwede rin for dinner. Kayo bahala kung kailan niyo siya gusto kainin. And, ang minudo naman, hindi lang talaga siya pang special events. Pwede rin naman siya pang normal na araw. And, padali lang naman talaga siya gawin compared sa ibang ulam. So, yan. Hayaan lang muna natin maluto yung pork. So, ang next naman na ilalagay natin dito is yung pepper or yung paminta. So, yung ingredients ito, ilalagay naman namin sa description box yung exact measurement ng mga ingredients na nilalagay namin. So, madali nyo lang talaga siya makukopya if gusto nyo magluto rin ng minudo sa mga bahay nyo. So, yan, hayuin lang natin siya para mahalo ng maayos yung pepper at kumalat siya sa lahat ng pork. Then, next naman is yung ating dahon ng laurel. So, dahon ng laurel, isa rin kasarap yun kung ba't bumabango yung niluluto natin. Ayan, haluin lang natin siya ng maayos. Lahat ng natigilid, ilagay sa gitna para talagang naluluto siya. And then, doon kasi yung init lahat sa gitna ng pan. So, yan. Haluin lang natin. Next naman na ilalagay natin is yung paprika.
So, as you can see, marami talaga siyang spices yung aming minuto. Kaya masarap na masarap talaga yung ating minuto. Kasi sa gamit yung spices. Ayan, nalagyan na natin yung ating paprika. Haluin lang ulit natin. Ayan, yung mga paprika sa gilid. Kunin nyo yan kasi sayang yun. Ayan, haluin lang. Haluin, pwede na natin i-add yung ating sage na powder. So, yan. Haluin na ulit natin ito. Para kumalat lahat ng spices na nilagay natin. Ay, madistribute siya ng maayos dun sa lahat ng pork na nandito. Nakikita niyo rin naman na nagbabago na yung color ng ating pork. So, yan. After ng sage, inuglalagay na tayo ng tatlong klaseng toyo. So, maglalagay tayo ng 1/2 tablespoon. So, uunahin natin si Lian Parents na toyo. So, kaya kami naglalagay ng tatlong klase ng toyo kasi nagbibigay siya ng iba't ibang flavor doon sa ating minuto. And mas masarap talaga siya kung tatlong klaseng toyo yung nilalagay mo at hindi talang nakastick sa isang brand or isang klase. Yan, ikakaroon ng variety yung toyo. So, yan. Kikuman yung nilagay ko, next naman na ilalagay ko is yung more na toyo. So, tig 1/2 tablespoon lang lahat para hindi masyadong maalat yung ating minuto. So, yan. Haluin lang natin ito ng maayos. Then, after natin ihalo dito yung mga toyo na nilagay natin, tatakpan muna natin siya. Tatahayaan muna natin ma-absorb ng pork at maluto yung pork. So, yun, wait lang. Takpan muna natin. So, yan. Nakita natin na nag-change na yung kulay ng ating pork. Ang next naman na gagawin natin is lalagyan na natin yung hotdog at yung atay. Tapos, hayaan lang natin siya kumulo. After niya kumulo, tatanggalin natin yung sabaw. Maya-maya. Tapos, itatransfer natin siya sa isang bowl. So, yan. Haluin muna natin to. Para kumalat yung hotdog to yung atay. Since nahalo na natin siya, hahayaan muna nating kumulo. So, yan. Hahayaan muna nating kumulo siya. Tapos, mamaya, itatransfer na natin yung sabaw dito sa bowl. So, we'll be back. So, yan. Nakita natin na kumukulo na ang ating niluluto. So, ang next naman na gagawin is tatanggalin natin yung sabaw. Tapos, pag natanggal na natin yung sabaw, lalagyan na tayo ng mechado or afritada mix.
since wala na masyadong sabaw na lang dyan, pwede na natin i-add ang ating menudo or afritada mix. Haluin lang natin to. Tapos hintayin lang natin siya matuyo. Tapos maya-maya, pwede na natin ibalik yung ating sabaw. So yan, para kumapit lang lalo yung lasa ng noodle mix, yung afritada mix. Haluin lang natin siya ng mabuti para ma-distribute yung flavor ng ating nilagay na mix. After natin haluin to, pwede na natin ilagay ulit yung sabaw na tinanggal natin kanina. So yan, haluin lang natin maayos. In this time, kasi nilagay ang recipe na to, sobrang sarap. And, sasarap din to lalo kung nilagyan nyo siya ng saging. Sabayan nyo siya ng saging habang nakain to. So yan, since nahalo na natin, pwede muna natin ilagay yung ating carrots tsaka yung ating potato para meron pa rin gulay yung menudo natin. Yan, haluin mo ulit natin para tumalat yung ating carrots at yung ating potato. At hinaan ko lang onti yung ating pan para hindi na masunod yung ating menudo. So, pwede na natin i-add ang ating raisins. Optional lang naman yung raisins. Choice nyo if you want to put raisins or hindi. Pero naglalagay sila mami talaga ng raisins. Since nakaka-add din siya ng sweetness at nakaka-add din siya ng flavor din sa ating menudo. So, haluin na ulit natin para mag-spread yung raisins na nilagay natin. So yan, pwede na natin i-add ang ating bell pepper. Medyo marami lang siyang sangkap, pero as you can see naman, sobrang dali lang na gawin. Ayan, haluin na ulit natin. Ayan, mag-spread yung bell pepper. Para mas sumarap ang ating menudo, hindi ko siya nabanggit sa simula, pero maglalagay tayo ng cheese para mas lalong lumasa ang ating menudo. So, yan. Kahit konti lang yung cheese na yan, malaki yung difference na magagawa niya sa lasa ng menudo. And then, after natin lagyan ng cheese, pwede na natin i-add ulit yung sabaw na nilagay natin, na sineparate natin kanina. Ito na yung final step. Yung paggawa ng ating menu. So, haluin na natin. Yan. Haluin lang natin kasi hindi pa natin nahalo yung cheese before. Kanina, katulad ng sinabi ko, kahit konti cheese lang yan, sobrang laki ng difference yung magagawa niya sa lasa ng menu. Ayan, haluin lang natin. So yan, nakikita nyo, natapos na ang ating menudo. So as you can see, sobrang dali niya lang talaga gawin. So iiwanan muna namin naka-on yung pan para maluto na lang siya ng tapos na. Tapos
we'll be back with the finished product. So guys, don't forget to like, share, comment, and subscribe on our YouTube channel. And we'll see you on our next video. Bye!